Siyempre, hindi makukumpleto yung menu natin kung wala tayong starch or parang pinakakanin. And eto, kadalasan nga, pag sinabi natin kasing dugo ng baboy, eh Betamax, dinuguan, yung talaga namang naisip nating dish. And, para maiba lang din, gagawa tayo ng savory cake, pork blood cake yung gagawin natin. Chopped garlic goes into our bowl. Andiyan na rin yung ating malagkit. Preferably, pag gagamit nyo ng malagkit or ng bigas, mas maganda kung masusoak nyo yan overnight. Or siguro, pinakamabilis na yung 30 minutes. So, ganun lang yung pinaka-ingredients natin. Leeks, bawang, syempre yung malagkit. Season lang natin. Ang konting salt. Syempre, paminta. And yung ating dugo. Kung ayaw nyo ng malagkit, pwede kayong gumamit ng bigas lang. Lagyan lang din natin ng konting sugar. And syempre, bago natin ilagay, tikman muna natin. Joke lang. Pwede na natin ilagay sa ating pinakamolde. Pwede kayong gumamit ng kahit anong mold. In this case, bowl yung gagamitin natin kasi ito yung pinakaswak dun sa steamer natin. Cover lang natin ng cling wrap. Okay, pwede na natin lagay sa steamer. Matapos ang ilang oras ng pagsisteam, halos ready na ang cake na gawa sa dugo ng baboy. Check na natin. And pag nag-set na siya, pwede na natin yung hanguin. There's bread. Ah, ang init! Thank you.